Hello guys, welcome back to the vlog. For today's video, di-DIY tayo ng rack end and tie rod nitong 8th generation Accord. Another tipid moves na naman tayo guys, servicing your own car. Okay, stay tuned. So guys, no, upon inspection, nakita ko tong rubber boots nitong rack end ko, isira na siya. So naglagay ako dito ng tape para makita ko yung markings nitong tie rod. Then now, i-remove natin yung pin sa ilalim. So ayan. Then mamaya gagamitan natin yan ng ball joint remover. So now ito, tatanggalin natin yung boots para maluwagan natin tong mismong rack end niya. So now gagamit tayo ng 22mm wrench and ika-counter clockwise natin yung ikot dito sa mismong rack end. Okay. So pasensya na kayo dito sa gamit ko guys, pero this is very effective. Ginumita ko na siya ng pipe wrench kasi wala akong gamit nun, masyadong malaki itong head ng rack end natin. So ikot lang natin yan ng counterclockwise para lumuwag siya. Then after itong ball joint remover, tanggalin na natin yung mismong tie rod niya. So guys, yan. Then nag-hello yung aking anak, baby Kate. Hi baby. Okay, let's go back to work. So after natin gamitan ng ball joint remover, then hahatakin natin to para matanggal natin siya. Yeah, medyo matigas lang konti pero maluwag na yun guys. So ayan. Then pipihitin na natin siya para matanggal natin tong buong rack end and tie rod. So as you see guys, matigas pa naman yung rack end natin. Pero kailangan ko na siya palitan kasi nakakarinig na ako ng squeaking sound pag lumiliko ako. Kasi kinain na ng kalawang yung mismong loob ng rack end natin. So ayan na siya guys. Ganyan lang naman kadali yan. Then ito na yung bagong parts natin. So hindi to sponsored ng Kayaba pero ayan yung mga binili ko kasi matitibay yan. So ito yung rack end natin. Ito yung tie rod. So ayan yung code nyo guys for reference nyo. Then ito yung rubber boots natin. So kasha pala dito yung pang 6th generation na cord. So guys, i-compare lang natin yung haba nila. So ayan, mag-level naman sila. So para may kabit natin, then after a while, doon natin siya ipapa-wheel alignment para yun na lang yung babayaran. Then ready na to for installation again. Reverse lang yung process natin, doon natin ikakabit dyan. So guys, i-install na natin siya ulit. So dito ihigpitan natin siya clockwise, then install natin yung rubber boots after. I-start na tayo. So now guys, nahigpitan ko na siya. Then after nitong step na to, yung rubber boots na ilalagay natin. So pupunasan ko muna siya bago ko ilagay yung rubber boots. Para siguradong walang mga buhangin. Okay. So okay, install na natin yung rubber boots.
simply push lang natin siya papasok dyan. Then, i-make sure nga pala natin guys, yung drain plug natin is facing downward. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, yung maliit na yan. So, dapat facing downward siya. Para in case mapasukan ng tubig, so, madali siyang mag-drain. Then, higpitan na natin tong tie wrap na ito. So, after nito guys, itong nut, i-level lang natin siya dun sa may tape. Kasi yan yung pinaka-markings natin. So guys, higpitan na natin yung tie rod natin. So guys, after natin mahigpitan tong tie rod natin, ikakabit na natin siya sa steering knuckle natin para mahigpitan. Just make sure na mahigpit siya. Then after nyan, okay na lahat. Double check na lang natin ulit. So ayan. So nahigpit na ko naman na siya maigi. Then we're good to go. So alignment na lang ang kulang. Then that's it guys. Sana may natutunan kayo dito sa mga saving tips natin. So ayan, yung 8-gen natin, okay na. Please like and subscribe to our channel guys. Thank you so much. You're such a fucking hoe. I love it. I know you like it more. I love it.